Muling pagbuwelta ng isang Pinoy analyst, dito pa rin siyempre sa ating kababayan na si Kai Sotto. Isang linggo nga matapos maganap itong NBA draft. Yan, e matapos mong ilike ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel at pakidamay na rin ang ating opisyal na Facebook page. Pero bago natin simulan, alam mo bang isa ang 1xBet sa mga leading betting company sa buong mundo? Kaya naman huwag nang magdalawang isip pa at tumalpak na! Well, sa pinakalites na laban nga ng Gilas Pilipinas mga Bolero, siguradong isa ka rin sa mga nadismaya sa naging resulta ng nasabing laban. Especially matapos tayong tambakan ng New Zealand sa labang ito ng 46 points. Kung saan on this game, sa simula pa nga lang ng laban ay total domination na ang pinamalas ng Tall Blacks. Kaya naman talagang nahirapan ang ating koponan na makasabay dito sa mabigat na opensa at mahigpit na depensa ang pinamalas ng kalaban. Maisama ko na rin na tanging dalawang players lamang mula sa ating koponan ang nakabirada ng double digits on this game. At ito, sina Carl Tamayo at Ren Sabando. Matapos makapagtala ng 16 points si Tamayo, samantalang 11 puntos naman para dito kay Abando. Kung saan bukas nga mga Bolero, July 3 alas 7 ng gabi, magaganap naman itong pangalawang laban ng Team Pilipinas dito pa rin sa ongoing na Asian Qualifiers. At dito, kanila namang makakatapat ang koponan ng India. Samantala para naman dito sa pinakalates na balita para sa ating kabayan, kasalukuyang nasa Ohio pa rin si Kai. Kung saan base nga sa kanyang pinakalates na Instagram story, naglabas si Sotto ng isang maiksing video habang nasa isang football field. At pawang hinala nga ng marami dito, posibleng kasalukuyang sumasailalim sa ilang leg workout si Kai. Nang sa gayon, kanyang ma-improve ang kanyang lateral movement. Na alam naman nating isa sa mga tinuturo ng ilang scouts na malaking kakulangan sa kanya. Pero sa ngayon, habang patuloy pa nga tayong nag-aabang ng balita regarding pa rin dito sa next step na gagawin ng kampo ni Kai matapos maging undrafted sa pinakalates na NBA draft, atin munang silipin mga Bolero itong pinost ng isang Pinoy analyst kamakailan lang patungkol nga sa kanya na siguradong di kinatuwa ng ilan sa atin. Yan, matapos muling balikan ni Homer Saison itong pag-decline daw ng kampo ni Kai sa naging offer noong 2017 ng Real Madrid kay Sotto. Dagdag pa niya na 5 taon nga raw matapos ang kaliwat ka ng wrong decisions galing sa kampo ni Kai, hanggang sa ngayon, patuloy pa rin kumakatok si kabayan sa pintuan ng NBA. Pero para sa Bolero, sa palagay mo ba, wrong decision nga ba itong ginawa noon ng kampo ni Kai na tanggihan ng offer ng Real Madrid taong 2017? So yun lamang para sa video na ito mga Bolero. Nawa ay nagustuhan mo. Thank you for watching. Bye-bye.